Sino sa inyo ang nakarinig na doon sa salitang FOMO? F-O-M-O. Meron ba sa inyong pamilyar dito? FOMO. F-O-M-O. The fear of missing out. Yan po ang karanasan ng marami sa atin ngayon sa tinatawag nating digital generation. Sa isang kultura ng social media, ito ay lumikha sa ating isipan, sa ating consciousness nitong FOMO or subconscious, hindi natin namamalayan ay meron na tayo nung tinatawag na FOMO, the fear of missing out. Ito yung dahilan, sabi ng mga psikolohista, kung bakit pagising mo sa umaga, ano ang una mong hinahanap? Anong Biblia? Cellphone, di ba? Yung totoo, cellphone ang unang hinahanap. Sabi nung asawa mo tuloy, sana all hinahanap sa umaga. Buti pa yung cellphone, yung asawa, yung anak, hindi hinahanap. Yung cellphone talaga ang unang hinahanap. At sa gabi, ano ang huling hinahaplos? Cellphone ulit. Kaya sabi ulit ng asawa mo, sana all talaga, cellphone. Hindi po ba minamahal ko mga kapatid, we have this fear of missing out. And what is at the very root of that? Saan ang gagaling yung fear of missing out? Doon sa kagustuhan mo na huwag kang mahuli sa balita. Doon sa kagustuhan mo na pansinin yung iba. And in the process, ikaw din gusto mo na rin palaging nagpapapansin sa iba. Yun ang dahilan kaya hindi matatapos ang maghapon na hindi ka magpo-post ng story. Na kahit yung pagkain mo, ipo-post mo. Bakit? Kasi you are looking for affirmation. Naghahanap ka ng pagkakataon para mapansin ka ng iba. Kasi gusto mo ring pinapansin ng iba. Hindi ba? Kaya nga kahit yung mga nanay natin, huwag nyo sabihing, lusot kayo, mga nanay, mga tatay. Hindi ba lahat pinopost nyo din? Pati nga yung tanim ninyong halaman? Yung iba nga, pati patay na kuko, pinopost. Hindi ba? Bakit? Kasi gusto nating ma-recognize tayo ng mga tao. We want to be recognized. The fear of missing out and the desire to be recognized are related to one another. Yung takot mo na hindi mo makita kung ano yung latest, yun din yung takot mo na hindi ka maging bahagi ng latest na balita. Kaya lahat ay gagawin mo. Kahit walang field demo, magpa-practice ka ng TikTok. Sasayaw ka, ipapakita mo kahit cleavage mo, ipapakita mo lahat ng umbok sa katawan mo para mapansin ka ng iba. Kasi akala natin, kapag pinansin tayo ng ibang tao, kapag nilike nila tayo, kapag pinusuan nila tayo, akala natin mahalaga na talaga tayo sa paningin nila. Pero ang totoo naman, bored lang din sila kagaya mo. Kaya hindi porkit nilike ka, hindi porkit pinusuan ka, gusto ka. Ikaw naman ito dahil si crush ang nag-like sa'yo, tuwang-tuwa ka naman. Diba? There is joy in being recognized, yes or no? Natutuwa tayong pinapansin tayo ng mga tao. Kinikilala tayo ng lahat ng tao, hindi pa rin ito ang pinakamahalaga, hindi pa rin ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kasiyahan. Kasi kapag idinepende mo sa mga tao, ang pagkilala nila sa iyo, darating ang panahon, kahit ikaw yung pinakamaganda, kahit ikaw yung pinakamabuti, kahit ikaw yung may pinakamagandang entry sa TikTok, magkakaroon ka rin ng basher. Mayroon ding masasabing hindi maganda ang tao sa'yo. Tama o mali? Kaya ang paalala ni Juan Bautista, imbis na ipagyabang natin ang ating sarili o magpapansin tayo sa iba, kilalanin natin sa ating sarili kung sino tayo talaga. Akala ng mga tao, si Juan Bautista na ang tagapagligtas. Akala ng mga tao, siya na ang Mesiyas. Akala siya ang hinihintay nilang propetang darating.
But it takes a person who knows himself to say, sorry po, hindi ako. Eh ako nga po eh, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung likes. Ang pinag-uusapan dito, ano yung tingin mo sa sarili mo? Nakadepende ka lang ba sa mga likes? Nakadepende ka lang ba sa pagtingin ng tao? O ikaw ay totoo sa sarili mo na kahit anuman ang maging pagtingin sa'yo ng ibang tao, hindi yun ang mahalaga para sa'yo. Sapagkat ang mahalaga sa'yo, ano ang tingin ng Diyos sa'yo. What will make us truly happy is not the recognition of other people. What can make us truly happy is to be aware that we are being recognized by God. Ang pinakamahalaga at ang magpapasaya sa buhay ng tao, hindi yung kilalanin ka ng ibang tao, kundi yung malinaw sa'yo na kahit anong mangyari, kinikilala ka at pinagpapahalagahan ka ng Diyos. Amen? Palakpakan niya natin ang bawat isang mahalaga sa ating Panginoon. Ikaw yon. Kaya huwag mong idepende sa likes, huwag mong idepende sa puso, yung kasiyahan mo. Eh kung minsan ipi-PM nyo pa yung kaibigan mo, ilike mo naman yung post ko. Pusuan mo naman. Aba, nakikiusap pa nga. Hindi dyan nakasalalay ang kaligayahan natin. Kaya nga, ang ganda nung salmo natin ngayon, bihirang-bihira na ang salmo natin ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas. At ito yung papuring awit ni Maria. Ano yung sabi niya doon? Ipinagpapasalamat niya sa Panginoon yung pagkilala sa Kanya. Ako ay hamak lamang, subalit itinaas ng Diyos sa mataas sa kalagayan. Ako'y aba lamang, pero kinilala ako ng Diyos. Let us be aware of our true selves. Hindi natin kailangang magmalaki, hindi natin kinakailangang magpapansin at magmayabang, sapagkat sa paningin ng Diyos, mahalaga na tayo. At sana, dyan manggaling yung kaligayahan natin. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, magalak tayo palagi. So una, saan ang gagaling ang kagalakan? Sa pagiging totoo sa sarili at sa pagkilala na tayo ay kinikilala at pinagpapahalagahan ng Diyos. Pangalawa, ang sabi ni San Pablo, magalak tayong lagi. Sasabihin natin, Father, paano po tayo magagalak sa panahong ito ng pandemya? Nung nakaraang taon, ganitong panahon, nakapamili na ako, Father. Ngayon, wala akong napamili. Kasi, wala ang pambili. Father, walang trabaho. Namatayan ako ng kapamilya, ng kamag-anak ko. Father, maraming planong hindi natuloy. Napakalungkot po ng Paskong ito. Ano ang dahilan para magalak ako? Alam ninyo, hinahanap natin ang kagalakan sa pagpansin ng ibang tao sa atin. Hinahanap natin ang kagalakan sa pagpapansin sa ibang tao. Pero, pinapaalala sa atin ni San Pablo, ang kagalakan ay matatagpuan natin kapag pinansin natin na may Diyos sa ating buhay. Amen.